Emily Smart is in the house. Tintinin. Tintinininininin. Dalawang trip pala yan. Super kasari. Nakita nyo, meron tayo mga box na dineliver kanina ni Kuya Ryder ng Emily Smart dahil in-order ko ito kaninang madaling araw. Kasi madaling araw na ako nakapag-add to cart sa kanilang MySuki app, no? Download nyo na ang MySuki app ng Emily Smart para makapag-order kayo in case na emergency sa iyong tindahan. Kulangin ka ng snacks. Hindi mo na kailangan umalis, lumabas. Ihahatid na ni Kuya Ryder. So, ito ay umabot ng ito, oh. 6,000, oh. O, diba? Nakadalawang balik si Kuya Ryder kasi ninag-cash siya sa kanyang sasakyan. No? Mamaya, i-display ko lang ito kasi naghalukay ubi na kami dyan. No? Marami na kasing nandito yung item. So, magpa-pricing tayo. Sasabihin ko sa inyo yung presyo, kung magkano sa Emily Smart at kung magkano yung aking bentahan. Okay? So, syempre, hindi naman ko lahat kailan ipakita sa inyo isa-isa. No? Bawat item na lang, kung magtitira ko ng isa, yung iba i-display ko na. Tapos, mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung price sa Emily Smart para kayo na mahumusga kung mura ba talaga. Okay? So, ito na nga, mayroon ako dito mga naka-highlights sa mga item. Ayan, oh. So, mamaya na natin pag-usapan yan kasi darating na yung aking mga customers. Kailangan ko ma-display na ito, no? So, mamaya pag may time tayo, mag-ano tayo, item by items, kung magkano yung presyo kay Emily Luz at kung magkano yung aking bentahan. Okay, Duki? Okay. Hello mga ka-super kasari, I'm back. Time check muna tayo ay 11:45 na. Oo. Ngayon lang ako nakabalik sa inyo kasi ngayon ay Sabado, super daming tao, no? Kaya hindi na ako nakapag- ano sa inyo, nagpag-pricing sa inyo kanina. So ngayon, tatapusin ko na itong vlog ko na ito para matapos na, no? So ito nga yung ating resibo. Itong mga items na ito ay na-order ko kay Emily Smart through my Suki app. Oo, sa aking mga kasari dito sa Cavite, no? Kung kayo ay isang side store owner o kahit hindi, kahit walang tindahan, may bahay, pwede po kayo mag-order kay Emily Smart gamit ang my Suki app. Na i-discuss ko na yan sa inyo, no? So ngayon, i-share ko sa inyo, no, yung presyo ni Emily Smart at kung magkano yung aking bentahan, no. So ngayon, dahil si Emily Smart yung aking iba-vlog, si Emily Smart yung bida ngayong video na ito, no. Oo. Pero sabi ko nga sa inyo, no, wala pa akong pinipirmahang kontrata sa anumang grocery store, no. At itong vlog ko na ito ay hindi sponsored video, okay? So ako ay nagba-vlog lang para sa aking mga kasari, ka-super na taga-subaybay na excuse me po. Oo, may sumasabit sa aking lalamunan. Oo. Okay. So ako ay nagba-vlog nga para sa aking mga ka-super na sa aking mga taga-subaybay. No, nag-aabang ng vlogs ni Madam Esty, kung saan namimili, saan nakakapag-discount, saan mura, kung ano yung mga items na meron ako dito at kung magkano yung aking presyuhan. Okay? So ngayon, tips muna tayo, no? Sa resibo, lagi mag-check every time na mag-grocery kung saan man kayo nag-grocery, no? So, highlights yung mga items na kailangan nyong presyuhan, okay? Para madali nyo makita. So, ngayon, umpisa tayo, umabot nga tayo ng worth 6,000 groceries, no? Na na-order ko sa MySuki. Alam nyo, in-order ko ito after, ano na, kasi nagko-close na ako dito ay 12 o'clock. So, after nito, nag-order na ako. Antok na ako, no. Nakakaloka. Mayroon na dito, sa sobrang antok ko na i-add to cart ko na. So, ang gandahan kasi dito sa MySuki app ni Emily Smart ay order today, i-deliver din nila. So, ako, kaya naman ako agad-agad nag-order kasi ayoko kasi umalis ngayong araw na ito kasi ang dami kong trabaho dito. Kasi pag umalis kasi ako, sayang yung oras at mag-aaksaya pa ako ng gas. Kaya add to cart na lang ako sa MySuki app ni Emily Smart, no? At na-deliver na nga ngayon ni Kuya Ryder. Okay, so ang Emily Smart ay dito lang sa Cavite area, no? Sa aking mga kasari. At shoutout sa aking mga kasari na nag-order na din sila through MySuki app. At tinatanong sila ni Ryder, oo, na kung kanino nila nalaman. At sabi nga, napanood kay Madam Esty. So shoutout sa inyo, no? Sa aking mga kapwa kasari dito sa Cavite area. Okay, so ngayon, sa pagtingin-tingin ko dito sa presyuhan, no? Halos magkakapareho lang. Kung mayroon man dito, medyo mura, sense lang. So, di ba sabi ko naman sa inyo, syempre sa mga grocery store, may mahal, may mura. May halos magkaparehas, may konting diferensya, sense lang, no? So, dito kay Emily Smart, ang nagugustuhan ko talaga dito is yung kanilang mga wholesale items. Gaya ng alak, soft drinks, mayroon din sila mga yung mga box na mga pancit canton, mga wholesale, marami sila. Kasi nga, pag bumili ka ng wholesale, mas makakatipid ka. Kaya naman, pagdating sa mga wholesale talaga, kay Emily Smart ako nag-order. At ang ito kay Emily Smart ay mayroon po silang delivery cost na 30 pesos. So, ikaw kasari, tatanungin kita, no? Saan ka ba
Ikaw ba yung ano ka ba? Ikaw ba yung sa mura ganyan? Kasi ako, hindi ako sa mura lang ganun. Ako kasi pag nag-grocery ako, tinitingnan ko yung unang-una availability ng mga items, no? Hindi ako doon mag-order porket mura, tapos wala namang stocks, 'di ba? Mayroong mga ganun na. Oo, medyo mura dito sa ganitong ano, pero wala masyadong stocks, no? So unang-una yung availability ng anong items. Pangalawa ay yung accessibility. Tama ba yung sinasabi ko, no? Yung accessible sa iyo. Una-una para sa akin yung malapit sa akin, yung hindi ako mapapatagal, at yung service. Yung madi-deliver ba agad? Pag sinabi nga yung araw i-deliver, o, di ba? Kasi mayroon tayong mga in-orderan na mura nga, pero i-deliver naman kung kailan pa, naubusan yung mga items mo, nakalbo na yung tindahan mo, wala pa yung mga items. Hindi ako yung, sa mura lang ako tumitingin, no? Kasi ngayon wala na mura, lahat na nagmamahal, no? Ang importante, yung pag nag-order ka, nandyan agad, no? At kumpleto yung mga items. Okay? So mag-umpisa na tayo. Dahil ko dal-dal, no? Nakakaloka yun. So umpisa natin dito sa 555 na ito, no? Ang presyo sa Emilio Smart, 29.35. Ang benta ko nito, 35 pesos. Okay? So dito naman sa Century Tuna na ito. Puhunan sa Emilio Smart, 33.95. Benta ko, 38 pesos. Dito naman sa San Marino na bilog na ito ay 41.95 puhunan, benta ko 48 pesos. Dito naman sa round na ito na Century Tuna, puhunan sa Emilio Smart, 42.30, ang benta ko 48 pesos. So kayo na ang magusga kung mahal o mura, no? Kasi para sa akin, halos magkakaparehas lang yung mga binibilang kong grocery. Meron man mas mura, sense lang. May mas mura doon sa ibang grocery na mahal dito, may mura dito na mahal doon. Okay, kaya kayo na yung magde-decide kung saan nyo kayo mamimili. Okay, kasi magkakaiba naman tayo, no? At sa pagdating naman sa presyuhan, itong sinasabi ko to ay guide lang. Kayo pa rin ang masusunod sa mga presyuhan nyo dyan sa yung tindahan nyo. Kasi kayo naman ang boss. Dito sa Rosyam Store, ako ang boss. Kaya my store, my price, my rules. Okay? Okay, so next tayo. So dito sa ano na ito, CDO Luncheon Meat, ang punan sa Emilio Smart ay 79. So nag-round off na agad ako sa 80 plus 10, kasi nga above 60 na ang puhunan, 90 pesos na ito. Before, 85 lang to. So, ngayon, nag-90 na ako. Okay, dito tayo sa Mang Tomas. Ang puhunan, 33.25. Ang bentahan ko nito, 38 pesos. Plus 5 lang ako. No? So, mayroon tayo ditong honey. Itong honey ko na ito, itong maliit, no? Dos ang isa. Ang isang pack nito ay 40 pesos pag binili nito. Ito naman malaking honey, 3 pesos ang bentahan ko. Ang puhunan nito pala sa Emilio Smart, itong honey na ito. Sana all may honey. Okay, ang puhunan nitong honey na maliit ay 26.15, kaya hindi na ito pwede sa piso. Kaya dos na ito. At mabili ito sa akin. Ito naman ang puhunan nitong malaki ay 30.75, kaya pang 3 pesos. Okay, so wait lang, may nabili. Okay, so meron din ako ditong stick o. Bihira ko na lang itong bilhin itong stick o na ito, pero binili ko na, no? Kasi itong stick o na ito ay ang dati hindi ko binibili kasi nga hindi kaya sa piso. Pero ngayon, kahit yung super stick ay 2 pesos na yung bentahan ko. Kaya itong stick ko na ito, ang puhunan ay 135 ito. So mga ilang piraso lang to, ayoko na magbilang nito. Nasa 90 pieces lang ito, no? So 2 isa nito. Wala na akong 35, 2 isa talaga. Kasi mabenta itong stick ko na ito. Dati kasi hindi kaya sa piso, kaya ayokong bumili. Ngayon, 2 pesos na. Take it or leave it. 2 pesos ito, no? Kasi kahit yung super stick 2, kasi napuputol din kasi ito, hindi ba? Lugi din kasi itong mga ano na ito. So ngayon 2 naman, kahit papano kikita na tayo dito sa ating stick. Okay, next tayo. Dito sa Fudgy Bar. Okay, dito sa Fudgy Bar na ito, ang puhunan ay 62.40. So ang bentahan ko pa rin itong Fudgy Bar ay 8 pesos. Okay, hindi pa rin ako nagbabago. Mayroon din ako dito mga Choco Mocho na violet, may red at may blue. So, itong Choco Mocho ko, ang benta ko nito ay 8 pesos. Pero ngayon, babaguhin ko na kasi ang puhunan nitong Choco Mocho na ito ay 68.65. So, sa 8 pesos, parang may piso lang ako, no? Kasi sa 10, parang 80. So, gagawin ko na itong 9. Sa inyo, magkano ba ito, no? Gagawin ko ng 9 kasi masarap kasi ito, chocolate, no? So, 9 na ito, no? Itong aking mga Choco Mocho. 9 pesos na. Okay?
Sa aking mga biskuit, meron ako ditong combi. So, ang sa mga biskuit ko, kaya pa naman ng 7 pesos. Hindi pa ako nag-i-8, pero baka sa mga susunod na araw. No, kaya pa naman sa 7 pesos, meron pa akong tubo na piso kada isang biskuit. Okay? So, okay pa rin sa akin ang 7 pesos. So, dito na tayo ay ito. Watch out kayo dito sa snowbird na ito at itong yaki na ito. No? Kasi marami ako nababasa nito sa group, sa Super Tindera group, nagtatalo sa kung magkano daw ang bentahan sa snowbird. So, nakita ko dito sa presyo dito ang snowbird ay 100 pieces na snowbird ay puhunan, 92.20. Kaya pa ba sa piso? O, kaya pa naman. Mayroon pa naman tayong tubo na 7.80. So, ito, piso pa rin to sa akin. No? Itong snowbird na ito. Kasi mabili ito. No? Sa iba kasi mayroon na daw 3-5, 4-5, 2-1. Pero sa akin, piso pa din. Okay? Si snowbird. At ito naman si Yaki. Watch out din kayo nito ha sa resibo dahil ang punan nito ay 25.30. At 25 pieces lang ito. Kaso mayroon siyang plus 2, 27. So, pwede pa siyang ibenta sa piso. Mayroon ka pang kita na ano no, na 2 pesos. Kasi, pero nakasave na nga tayo ng 2 pesos dahil sa free to. Tapos ito na lang yung magiging tubo natin. No? So, ang benta ko na nitong yaki na ito ay 4-5. 2-1. Ganon. Oo. O kaya, magkano ba ito? Okay? So, tingnan nyo yung yaki nyo ha, kasi 25 na yung puhunan niya. 25 pieces din siya. So, ito, isa ko nito, 4-5 piso. Okay? Next tayo. At meron din ako dito Melkita, pang 5 piso naman itong Melkita. Refillable, pang refill lang yung aking kinuha kasi meron pa akong lagayan doon. At ito, meron din ako dito mga nips. Nips. Yan. So, ang bintang itong nips ay 5 piso. Ang puhunan nitong nips na ito, ito ay 47 pesos. So, ang isa nito nasa 3 point something. Kaya pang 5 piso ito. Okay? Mabenta din to sa akin. So, ito na nga yung check, ha, mga Marites. Ito na yung check, ha. So, sobrang antok na antok ko na kagabi habang nag-add to cart. Ito na, add to cart ko siguro ito kasi hindi naman nila ito i-deliver kung hindi ko napindot, no? First time ko lang ito magkaroon ng ganito, no? Ito ang puhunan naman nito, 24 pieces siya ay 21.85. So, mabilis lang ito sa piso. Pag ito nilabas ko piso, isa mabilis lang to. Kaya okay lang, mauubos to. Ang expiration naman nito ay November pa. So, okay, reverse pa ito, no? Hindi ba? Nakakaloka. Sobrang antok na antok ko. Okay, so ito pa. Isang items na pinag-uusapan ngayon, itong Kopi Ko Blanca na ito. No? Kasi nga, nagmamahal din ang kopi ko ngayon. So, itong Kopi Ko Blanca na ito, magkano sa Emilio Smart? Ay, presyo nito sa Emilio Smart ay per piece. So, 11.45. So, ang kopi ko dito ay 14 pesos na. Wala naman angal ang aking mga customer. No, 14 pesos na ito. No? Ang single ay 8 pesos. So, parang mayroon pa rin akong tubo na 2 point... Ang tubo ko ay 2.55 pesos. Yan, okay? At mayroon tayo ditong Dowie Donut. Ang Dowie Donut ko ay 10 pesos. Ang puna naman itong Dowie Donut ay 86.50. So, ang bentahan ko naman ito ay 10 pesos. Okay, at meron din tayo dito ito, mga noodles, no? Itong mga noodles na ito, itong ramen na ito ay 15 pesos ang bentahan ko nito. Ang puhunan nito ay nasa 13.30, no? 15 pesos. So, mayroon lang akong tubo na 1.70. Ganon din dito sa mga ganito. At ito namang yakisoba na ito ay 10.85, 13 pesos ang bentahan ko nito. At ito, magkano nang bentahan nyo nito? Kasi ang puna na nito ay 17.90. So, parang 18 na, round off sa 18. May dos lang. Isa mga ganito, dapat plus 3 ka na dito o kaya plus 4. So, baka sa susunod, gawin ko na rin itong 22. Oo. Kasi ang puna na niya ay 17.90. Meron lang tayo itong dos. Pero sa akin, okay lang din naman sa dos na tubo. Kasi nga, fast moving naman, no? Kasi,
Importante kasi sa akin pag fast moving, okay lang sa akin 2 o kaya okay, minsan nga piso, pag below naman sa 10 pesos na puhunan. Pero pag up 10 pesos, mga 15 pesos, 20, okay pa ako sa 2. Pero pag more than na 30 pesos na, 40 pesos na puhunan, plus 5 na ako niyan. Ganyan lang yung aking presyuhan dito sa Rose Jam Store. No? So, tips na rin mga ka-super sa pagpresyo. No? Kung gusto nyo talaga mas mabilis, sa puhunan ng 5 pesos, mag-add ng plus 1. Pag sa puhunan na 10 pesos, mag-add ng plus 2. Pag puhunan na 15 pesos, mag-add ng plus 3. Pag puhunan na 20 pesos, mag-add ng plus 4. Okay, kung tututalin mo yan, nasa 20% lang yun. Okay, so move on na tayo dun. Okay, so ito pa. Mayroon din ako ditong itong Coffee Mate. Benta ko nitong Coffee Mate na ito ay 45 pesos. Nagmahal na ito. Dati 42 lang ito. At kumuha rin ako nito. So, pag ganito may 10 na SRP, ibig sabihin 12 pesos ang bentahan ko dyan. At mayroon din ako ditong mga cup noodles. So, itong cup noodles na ito, no, marami ako, na-display ko na yung iba. May bulalo, may spicy bulalo, may bok choy. So ito ay ang benta ko nito ay 24 pesos. Ganon din sa Nissen. Kakabili ko na lang last time ng Nissen kaya ngayon naman yung binili ko ay mga Lucky Me. So ang punan kasi nito ay 20 pesos. So plus 4 na ako, 24 pesos na itong aking mga cup noodles. So dito naman, no, lagi din kayo mag-check kasi iba ang presyo ng Lomi, ng Sotangho, ng Jampung. Ito. So itong Lomi na ito ay 28. Ang puna nito ay 24.50. So, nag-add lang ako ng 3.50 naman dito. Kaya 28 pesos. So, okay lang yan. At sa malaki naman, dito, mayroon din tayo mga malalaki. Ang puna nito ay 30 pesos sa Emilio Smart. Ang benta ko naman nito, plus 5 lang, 35 pesos. Okay? So, next tayo. Medyo mahaba na yung ating oras, no? So, dito naman sa Machicheria, ito. 26 na ang benta ko nito. Kasi ang puna nito, 22 point something. Dito sa Tostas na ito, 25 ang benta ko nito. Kasi ang Tostas ay Tostas 21.60. Kaya 25 ito. Lagyan ko to ng price para si Indoy hindi pamigay. Ang mga piatos. Ang piatos, mura kay Emilio Smart ang piatos kasi 27 point ano lang. Ang piatos. So, ang mga piatos kay Emilio Smart ay 27.50. So, itong mga ganitong piatos, blue, red, lahat ng piatos na ganito ay 32 pesos ang bentahan ko. Yung sa maliit, mga ganito maliit, V-Cut, Nova, piatos na ganito ay nag-16 pesos na ako. Before, 15 pesos lang, nag-16 na ako. Kasi ang puna nito ay 13.55 na. No? 16 pesos na. So, dito sa mamanghuan na ito, manghuan, ang ano naman nito eh, 6 point something, kaya 8 pesos na. Ito mamanghuan kong Jack and Jill. Ito, mga Jack and Jill ko, 8 pesos na talaga. Itong chippy na ito, 24 lang ito ang bentahan ko kasabay ng mga Mr. Chips, mga roller coaster. Kaso itong chippy na ito ay, ang punan itong chippy na ito ay ano, 21.40 kaya 25 pesos na ito mga chippy ko. No, itong Mr. Chips 24, kaya pa siya sa 24. At ito naman mga Oishi ko. Mga Oishi ko 7 pesos pa rin ito mga criss-cross na ito. At itong Yum Yum ay 15 pesos ang benta ko nito. Ano pa ba? Clover 8 pesos. Okay? So, yun, na-share ko naman sa inyo lahat, no? So, balik na natin dito. At bukas ko naman ito, i-display. Okay? Medyo mahaba na yung ating oras. Okay, mga ka-super, tapusin ko na yung aking vlog. Thank you for watching. Kung may mga nakuha kayong tips at mga ideas sa pagsari-sari store, sa mga pricing, sa pag-haul, thank you so much. At shout out sa inyong lahat, mga ka-super kasari. Okay? Ulitin ko ulit, no, kayo pa rin ang masusunod sa mga diskarte sa iyong tindahan, sa presyuhan at kung saan kayo mamimili. Okay? Kayo pa rin yung masusunod. So ako ay nagbibigay lang sa inyo ng mga ideas, tips and advice. Okay? Thank you for watching. Mabuhay tayong lahat. No hate, love, love lang. Bye-bye.